Adelaide 36ers versus Melbourne United. Round 7 na ng NBL ng Australia at sa pagkakataong ito ay makakatapat ng Adelaide ay ang team ng Melbourne United. Matapos ang naging dalawang matagumpay na laro ng ating pambato na si Kai Soto sa ating pambansang kupunan na Gilas, Pilipinas, ay magbabalik serbisyo naman ito sa kanyang mother team na Adelaide 36ers. Sa pagkawala ng top scorer ng Adelaide na si Greg Randall ay inaasahang mag-step up si Kai sa opensa ng team, kaya't masusubukan niyan dito sa magiging laban nila sa Melbourne. Pero bago yan ay silipin muna natin ang ilang malalaro ng United na susubok dito sa Adelaide dahil ngayon palang maghaharap ang dalawang team na ito this NBL season. Unahin muna natin ang kanilang tatlong international import na dalawang guard at isang forward. Ang una ay ang 6'4 guard at former NBA player na si Xavier Mays. Bilang isang 6'4 guard ay solid ito kapag umatake sa basket. Hirap pigilan dahil sa malakas nitong pangangatawan at taglay nitong tangkad. Maliban doon ay maganda rin ang taglay na court vision ni Mays para makapag-deliver ng mga maraming magagandang assist sa kanyang mga teammates. Sunod ay ang 6'3 4-year NBA veteran guard na si Rajon Tucker, isang athletic at high flyer guard na may outside shooting. Malaking asset sa opensa ng Melbourne itong si Tucker. Isa sa mga malalaro ito ng NBA at NBA G League na malakas bumasag ng depensa ng mga opponent. Best performance ni Tucker sa United ay kontra Sydney Kings kung saan ay kumamada ito ng 20 puntos. Lasa yung 6'7 forward na si Jordan Caroline, ang former NBA Summer League player at NBA G League player na may matalim na tira sa tres. Ang best performance nito so far ngayon sa United ay nang makalaban nila ang kupunan ng Sydney Kings kung saan ay kumamada ito ng 10 puntos. Dito naman tayo sa mga bigs ng Melbourne na susubok sa mga sentro ng Adelaide, especially sa ating pambato na si Kai Soto. Ang una yung 6'11 forward center NBL veteran player na si Isaac Humphries. Yes, masusubukan si Kaya Johnson ang kanilang kakayaan kontra sa dati nilang teammate sa Adelaide na si Humphries. Dito ay kailangan ding ipakita ni Kai kay Humphries na malaki na ang development nito kung ikukumpara sa unang season na nakasama niya ito sa Adelaide. Sa ngayon ay 100% man na magaling na si Humphries mula sa kanyang injury na nagpaupo sa kanya ng isang season sa Adelaide ay hindi na rin kagaya ng dati ang laruan nito. Best performance ni Humphries sa United ay kontra sa Phoenix at Hawks kung saan ay nagtala ito ng parehong 20 puntos. Since posibleng hindi pa makakalaro si Ariel Okporty para sa United dahil sa kanyang injury ay dalawang local forward center na si David Okwera at Makuwak Maluwak ang papalit sa posisyon ng next star player na ito. Nag-step up ang dalawang ito na nagbigay ng pagkakataon na may pamalas ang kanilang talento bilang big sa United. Si Okwera ay kamakailan lang ay nakapagtala ng magandang figures kontra Phoenix, scoring 13 points. Habang si Maluwak ay pumutok sa naging laban nila kontra Taipans kung saan ay umiscore naman ito ng 10 points. Inaasahan na ang mga malalarong ito ang pipigil kay Kai sa ilalim. At mula sa mataas na confidence mula sa FIBA window, ay asahan din natin ang mas agresibong Kai Soto sa round number 7 ng 2023 NBL season. Kaya tabangan natin bukas sa magiging laban ng Adelaide 36ers at Melbourne United. Video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xBet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay pwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports, especially sa basketball. Kaya't i-click lang ang link sa ating video description at gamitin ang promo code na WHOOP para makuha ang inyong bonus.